Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Tinipon niyo tayo, bagamat masama ang panahon, mahirap magpunta rito. Narito tayo upang patuloy na magdebosyon at magpasalamat sa Kanya. Ipagdasal din natin ngayon ang ating mga kapatid, mga kababayan na dumadanas ng matinding pagsubok dala ng bagyo at baha, ang kanilang pananampalataya, ang paghugutan nila ng lakas, at ang ating panalangin at pagmamalasakit ay makatulong sa kanilang maibsan ang kanilang pinagdaraanan sa mga sandaling ito. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo ay maging mapagpakumbaba, mabait at matiyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pagsumikatan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang espiritu. Gayun din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat at sumasa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ay naroon. May-ari ng Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo. At yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao?
Siya na malinis ang isip at buhay na hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya. Ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, ari siya ng mga aba. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong makapalang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit, at nagkakagayon nga, mga mapag-imbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa't sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kanya sa hukuman, at ibigay ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman nito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Salamat po sa pagpunta. Bagamat mahirap ang pagpunta rito, di maganda ang panahon, nandito pa rin po kayo. Sama din natin sa dasal natin ngayon ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, ang mga nasalanta ng bagyo, at lahat ng mga kababayan, kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig, na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng debosyon, Biyernes na naman, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal, kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. May kasabihan po tayo, daig ng taong maagap ang taong masipag. Mas mahalaga ang maging maagap. Yan din ay turo sa akin po ng aking mga magulang, kaya lagi kaming present at maaga pa
sa kinakailangang oras. Yan din kahit papaano ang kinalakihan ko kay Cardinal Sin ng Yumaong Arsobispo ng Maynila dati. Kaya nga kapag ako'y naglilingkod sa kanya, eh yung ikatlong bahagi ng susunod na dapat gawin, nasa isip ko na habang ginagawa namin yung isang bagay, kailangang isipin muna yung susunod na tatlo na mangyayari para maayos ang daloy ng lahat. Kaya halimbawa, pag nagmimisa kami, pag ganitong panahon, ang iniisip ko na ho, komunyon na para maging maayos at maging handa ang lahat. Importante ang maging maagap. At alam natin yan sa buhay natin, sa panahon ngayon, ang pagiging maagap ay magliligtas din ng buhay. Kaya minsan, alam natin yan, tayo mga Pilipino, lagi natin yan, sakit natin yan, saka na lang. Baka pwede pa yan, hindi pa naman siguro. Kaya alam natin, yung ibang nahagip ng matindi ng baha, yun yung mga hindi nila inaakala, lalo na sa panahon ngayon. Akala natin, di katulad dati na matagal pa, ngayon, segundo, minuto lang, oras lang, gailog na ang baha. Akala nyo siguro, akala natin, mahina pa yan, matagal pa yan. Kagabi nakita ko sa balita, doon sa may Baguio, doon sa may Session Road, marami pang nakalatag na paninda. Hindi nila siguro sukat akalain sa isang idlap. Buhos kagad. Ang malakas na ulan, may baha agad, at ganung katindi ang hangin. Pero hindi naman lahat bigla ang nangyayari. May mga unti-unting paramdam at tanda na sana yun ang kapulutan natin para maging maagap. Kaya nga, buti nga ngayon, meron na tayong text alert mula sa gobyerno para magbabala. Sa buhay, ganun din po mga kapatid. Hindi naman lahat nangyayari sa isang idlap, sa isang tulugan lamang. Ang buhay ng mag-asawa, hindi naman po yan nasisira ng isang idlap lamang. Kaya dapat maging mapagmasid tayo. Maging matalas ang ating pakiramdam. Kung halimbawa, kayong mag-asawa, bihira na kayo nagkikita, bihira pa kayo mag-usap. Kung mag-usap pa kayo, panay, nagtatalo na lang kayo, pinag-aaway. Hindi mo napapansin ang kanyang mga pinupuntahan sa online, ang pinagugugulan niya ng atensyon, at magugulat ka na lang pagising mo isang umaga, bakit naging addict ang anak ko? Bakit na-depress ang anak ko? Bakit bagsak na pala, hindi na pala pumapasok ang anak ko? Pero hindi naman po yan sa isang idlap nangyayari. May mga pananda. At ganun din, maging sa ating ugnayan sa Diyos. Mga kapatid, kung meron mang tiyak na nangyayari, laging
na hinahandog at inaalok sa atin ni Jesus Nazareno. Kaya sa misang ito, sama-sama po tayo ngayon magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po. Hindi nyo kami sinusukuan. Mahal na mahal nyo kami. Punong-puno po kayo ng pagtsatsaga at pagmamalasakit. Kaya lagi kayong nagpaparamdam. Lagi kayong nangungusap. Lagi kayong nagpapadala ng mga tanda para kami matuwid. Tunawin nyo po ang matigas naming puso. Kaya naman minsan nagiging manhid kami, nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan sa iyong pagpaparamdam. Lagi nawa naming mapagtanto sa tulong ng Espiritu Santo ang iyong pagpapahiwatig sa amin, sapagkat ang iyong tunay na kagalakan ay kami pagpalain, kami mailigtas, kami ay makarating sa iyong kaharian. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating tugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap na mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halaman ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na porpora at krus, ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig, maipahayag dinawa namin ang katotohanan ng ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po na ang lahat. Thank you.
po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maghanap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaigang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Lagi siyang nagpaparamdam sa atin. Sama-sama tayo ngayong umawit sa ating Ama sa langit. Kami kamiyadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang dakilang tanda at pagpapaalala ng Ama ng kanyang awa sa atin. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko.
announcement, available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza Sonoran lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalatian. Sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po muli sa inyong pagpunta at patuloy nating ipagdasal na mas umayos na ang panahon at maligtas, lalo na ang mga taong daraanan pa rin ng bagyo, at nawa sa panahon na ito, lalo nating maipamalas ang ating pagiging tunay na deboto sa pagmamalasakit sa isa't isa. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagpapadala po dito ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pangayuda. Amin pong itinitiyak sa inyo na ang inyong ibinibigay ay ating ibabahagi sa mga nangangailangan, sa mga nasalanta, at sa mga parokyang may programa sa mga mahihirap. Sapagkat ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Kahapon po tayo'y nakipag-ugnayan na sa Albay at sa Naga para mapadala din natin ang ating tulong sa kanila. At ngayon namang araw na ito, tayo'y makikipag-ugnayan sa Batangas, sa Laguna at sa iba pang lugar na nangangailangan ngayon ng tulong. Ito ay pagpaparamdam din ng Diyos sa atin. Tayo siguro, hindi tayo ganun nasalanta. Tayo ang ngayon pinapakiusapan ng Poong Nazareno, iparanas natin ang kanyang awa sa ating kapwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Salamat.